Ito, mamahalin sa resto, pero madali lang pala gawing ano, pagsariling luto eh, no? Alamin natin sa sandok ni Doc kung paano magluto ng beef broccoli. Tuturuan tayo ng ating registered nutritionist dietitian na si Doc Dex Makalinta. Hi, Justin. Good morning, mga kapatid. Ayan. Oh. So, ngayon, gagawa tayo ng beef broccoli. So, grabe, Doc Dex. As a good boy, healthy na naman boy, tayo. Yes, of course. Wow. Kami kasi ni Justin dito, good voice good kami. Voice. Kami good voice and good morning, kapatid. Of course, Doc Dex. Ayan. So, okay. Ito, syempre, beef broccoli nga siya. So, meron tayong beef. So itong beef natin ay pinakuluan natin. Uh-huh. Pinakuluan natin itong beef natin at saka nilagay lang ng konting soy sauce, pampalasa. At syempre, tinira natin yung stock na. And then we have our broccoli for source of our vitamins, minerals, and your fiber. We also have here our mushroom for another source of your iron, of your protein, and your beta-glucans. Beta-glucans. Ano yung beta-glucans? Yung beta-glucans, isa yung mga antioxidant yan na nakakatulong para sa ating mga natural killer cells to increase your metabolism and your immune system. So, nagpainit ako ng mantika dito at ating igigisa na ang ating sibuyas. So, ganito lang gagawin natin, mga mommies, mga daddies na nagluluto at yung mga chikiting na gustong matutong magluto. Daddy, paano yan? Ganito lang yan. Ganito lang yan, ganyan lang. Mga anak, igigisa-gisa lang natin. Kung hindi nyo alam ang ginagawa nyo, okay lang yan. Kasi trial and error naman talaga tayo sa simula. No? And then, ang ating bawang. Konti lang, no? Para kasi sa ating ingredients na list natin ngayon, konti lang yung kailangan natin. And then, habang ginigisa natin to, syempre yung ating sibuyas, may makukuha pa rin tayo dyan mga antioxidants, kaya naglalagay tayo. Ganun din yung ating bawang, good, also good for your blood pressure, katulong din yan. At saka syempre, other antioxidants. At ngayong Halloween, ba? Yung bawang na yan, pwede mo magamit para, lumayo yung mga vampires dyan. Iba pang mga aswang-aswang, no? And then, ilalagay na natin ang ating broccoli. Ayan. O, Doc, ano ba yung mga health benefits ng broccoli? Dahil nga sa fiber na meron tayo dito. At saka meron din, actually, meron din dito ang iron and protein na makukuha natin dyan. So, kahit half-cook lang yan, okay na. So, yung fiber natin, makakatulong yan para mag-iwasan natin ang ating high blood pressure at syempre ang ating mga hypertension. Yung fiber? Yung fiber na makulong din yan sa pag-metabolize ng ating mga sugars. Para hindi tumaas ang blood sugar natin. Saka medyo mataas din siya sa protein, no? Yes. For 100 grams, actually, mas mataas pa nga siya sa mga beef natin. Talaga? Yes. Wow. So, nalagay lang natin ang ating beef. No? And actually, almost done na to eh. Pero mamaya natin tatawagin yung ating mga kasamang kumain. Sige. No? Kasi meron pa tayong mga idadagdag na iba pa nating ingredients. Okay, may beef, may broccoli. Then ilalagay natin ang ating mushroom. No? So, diba? Ganyan lang yan. Ganyan lang magluto. Actually, yun din yung mushroom, diba? Parang ginagamit din yan as meat substitute. Yes, meat substitute. And pwede rin kasama ng meat natin. Kasi nga, may protein, may iron, and yung beta-glucans natin, nakakatulong yan to keep our cancer cells off. Pili ko yung mga nag-workout talaga, yung mga bodybuilder ganyan, paborito nitong beef and broccoli eh, no? Tapos sinamahan pa natin ng mushrooms, makakatulong talaga yan sa mga gains natin. Sa mga gains. Okay. Eh para sa mga chikiting na ayaw nila kumain ng broccoli. Paano sila maiinggaanyo na kumain ng broccoli? Syempre, kailangan may lasa. Okay. Hindi mo pwedeng lulutuin lang na walang lasa. So, isama mo sa mga ganitong klase ng pagkain, tapos unti-unti, no, kahit bits and pieces lang muna ibibigay mo sa kanila, tapos unti-unti, magugustuhan nila yan. Yan pala, okay. Malasa muna siya. Oo, malasa muna. Kasi kung anong makagis na ng bata, yun din naman yung kanilang kakalapan abet. Yan. Ano naman to? Siyempre, yung ating paboritong oyster sauce. Yeah. Lalagyan natin yun siya. At saka yung ating light sauce. Yung light sauce is actually soy sauce din siya. Okay. Pero binawasan natin ng konting lasa sa pamamagitan ng paglalagay ng konting tubig. Light sauce. Okay. So, ano yung ratio ng soy sauce tsaka tubig? Yan? Yung soy sauce natin at tsaka tubig, around 2 teaspoons yan. Okay. Ng tubig sa 1 tablespoon ng soy sauce. Okay. So, parang almost half or So, yun. And then, para medyo mas maging malapot-lapot ng konti yung sauce natin. Bango na, di ba? Oo. Naamoy mo ba? Naamoy ko rin. Oo. Para maging medyo malapot-lapot ng onti yung sauce natin. Maglalagay tayo ng slurry. Ng? Slurry. Slurry? Yes. Ano yung slurry? Slurry is a cornstarch na nilagay natin ng konting tubig or yung sauce mismo nitong ating beef na nilagay. Okay. Pampalapot. Pampalapot lang ng onti.
para mas mag, syempre, malapot para maging creamy and thick ng konti yung ating yung. Para mas bagay sa kanin. Para mas bagay sa kanin. And then, lagyan natin ito ng bowl. Oops, sorry. Cornstarch saka tubig. Cornstarch and water lang. Actually, yung ginamit ko na tubig nga dito is yung sauce nung ating, yung stock natin. Yung beef stock. Kaya mas malasa. Kaya mas malasa siya. Oh. So, nadun na yung lasa, nadun na yung protein, nadun na yung ayon natin. So, magkakasama na siya dyan. Yun, no? Ayan. Sinasabi din nila ata na pag yung dish mo, makulay siya. Iba't ibang kulay, mas healthy. Yes, iba't iba rin antioxidants na makukuha mo. Yun. Kasi katulad nitong ating greens natin dito, so makakatulong yan sa fiber nga natin. Kapag ka medyo on the reds dyan, makakatulong naman yan sa ating mga anti-cancer and ating heart health. And of course, oil, diba? May tao pala dito. Dami-dami niyong paliwanag, ayaw niyo pang magpakasya. Ayan, ito yung ating beef broccoli, so pwede na tayo kumain. Parang ako gusto ko maraming bawang. Parang maraming bawang? Ako din. Kasi masyadong mag-aamoy eh. Pero pwede pa, diba? Pwede pa. Tsaka healthy din yun. Healthy din yun. Ayun pala. Thank you. Tapos gusto ko maraming sili. Ang sarap ng sili labuyo. Pwede naman dagdagan. Kasi healthy din yun. Pero pagka inuubo-ubo ka na, ayaw ako na lang sa'yo. Hindi na sa ganun ka-healthy pa ganyan. Siya ay kompleto. May broccoli, may mushroom. Ang mahalaga dito, no, hindi siguro ma-overcook yung beef. Yes. At saka yung broccoli. Para ano, malambot. Yes. Hindi maalat, ha? Okay. Oo naman. Kasi pagka inalata natin, ay problema natin. Problemado na. Gusto ko medyo maalat eh. Gusto ko medyo maalat? Ano bang pwedeng ilagay dyan? Pwede padagdagan ng konting soy sauce. Ayun. Pero, dahil nga ayaw natin na masyadong maalat, ano si Mami Chika? May kausap. May kausap. Okay. Ikukuha nila natin si Mami Chika dito. Pero paano din sa mga, mga nagda-diet? Yung medyo natatakot kumakain. Kasi pag sa mga nagda-diet, natatakot sila mag-red meat. Gaya ng beef. Ano may papayo mo sa kanila? Unti-unti lang. Pwede ka mag-substitute ng ating soy meat. Pwede rin naman yan. Meron tayong mga veggie meat na nagagawa natin ng mukhang soy. Naalala ko nung bata ko, broccoli yung paborito ko. Talaga? Hindi ang palaya. Kain ka pa. Kasi ito yung pala nahahalo mo sa meat na masarap yung lasa niya Natatago mo yung lasa ng gulay. Para sa mga bata hindi mahilig sa veggies, di ba? Pwede niyo subukan yan ng beef broccoli. Broccoli. Brief lang. Pwede mo lutuin to. Very brief. Brief niyo lang lulutuin. Galing mo doon. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.